Patuloy na ating pagpapalingkod mga kapatid sa lahat ng ating mga kapatiran, my elder sister in Canada. So God bless you. Ito'y naipapamahagi rin sa lahat ng mga kaibigan ng ating kapatid Sister Herminia sa Bulacan na palaging tagapakinig. So let's enjoy the word of God. Sina Sister Raquel, Sister Ella, Sister Nede, Brother Rolly. So sa lahat ng may naabot sa aking mga estudyante, kaibigan, kamag-anak, so may God bless you ngayon pa lang. Amen. So last time, mga parables ang ating mga tinatalakay. Ngayon naman mga kapatid, let's go. What will happen in the midst of this darkest night? Pag sinabing darkest night, isang panahon na sadyang masalimuot, isang panahon na pandaigdigang pandemic, hindi natin alam kung kailan matatapos. Merong nagsasabi na huwag matakot dahil meron silang kanya-kanyang rason. May iba naman na sadyang nasa third wave, fourth wave na. So, ang sistema ng mundo ay sadyang nakakalito, mga kapatid. Dito lang sa bayan namin ngayon ay almost naglalaro sa humigit kumulang na 30. Ito'y mga karamihan dito ay mga kabo at kobrador na pasugalan. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa lahat ng mga may takot sa Diyos, gigibahin natin ang gawi ng kaaway sa pamamagitan ng kalakasan ng ating mga pananampalataya. And faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Para sa isang magandang patutuo sa lahat ng mga hindi nakapaginig kanina. So isa sa ating tagapakinig na nasa Malaysia, isang kapatid na inamin niya sa kanyang sarili na sadyang the coldness, sadyang napalayo, napatira pa samantalang siya'y mainit noon. Pero sa Malaysia, puro Muslim, halos wala kang magitang Kristiyano, pero ang mga tao roy ay talagang mababait kung ikumpara natin dito sa ating lugar. We have been the only country being a Christian in Asia. At kapag nagawi ka sa Japan, ang babait ng mga Hapon. Ilagay mo sa, yung pitaka mo sa store, balikan mo, ginaumagan, nandun pa rin ng iyong pitaka, mga kapatid. And they are Buddhist. Sa Malaysia, where there in 1998, pinagmamasdan ko ang kanilang magawi. Ang babait. They are Muslim. They are Buddhist. So, mga iba't ibang reliyon. Dito sa Pilipinas, ay alam nyo na kung anong karakter ng Pinoy. Pero dito sa Pilipinas, pinakamataas ng gawa ng kasamahan ay nandito rin ang liwanag. Tayo ang nagpaparating ng liwanag sa ating mga karating bansa. From the Philippines towards our neighboring Asian countries, karamihan Pinoy ang siyang nagagamit para maghatid ng liwanag. So, puri na ating Panginoon. So, ngayon, ang ating pagbubulay-bulayan, merong magaganap na rapture sa ating panahon. Ano yun, Pastor?
pagpapalit ng ating katawang panlupa papunta sa kung anong katawan ng ating Panginoong Hesus nung siya ay na-resurrect. At yan ang ating babantayan ngayon. Kaya sabi ng ating Panginoon, magpuyat kayo. Amen. Dahil ang Diyos, darating siya na parang magnanakaw. Amen. Kaya yung mga nandun sa sanlibutan, which is a night further, ang kahulugan ng mundo ngayon ay madilim na panahon. Pero sa kadilimang ito ay may lumitaw ng liwanag, at yung mga hanap ng liwanag, mga kapatid, amen, hindi sila alintana, kumbaga sano, alam nila kung anong nangyayari dito sa mundong ito, na merong magaganap sa ating mga kalagitnaan at walang kaalam-alamang mundo. Kagaya ng paglitaw ng ating Panginoong Hesus sa kanyang physical na katauhan in John chapter 1 verse 14, sabi ron, and the Word was made flesh. Naging tao ang Kristo, ang salita, to do a work of redemption. He is our kinsman redeemer. Pag sinabing kinsman redeemer, pinakamalapit na kamag-anak ng tao. Ang Diyos, tapos Son of God, itong si Adan, nung nagkasala, in between God and man, there must be a Savior. So, ang nangyari, hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at nagkanyong alipin, nakisalamuha sa mundo. Siya ay naipanganak sa sabsaban, pinakamahirap na pamilya. Pero, what is his purpose? Para ibayubay sa cross, paduguin, at ang dugo niya ang siyang pinambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi niya, I did not come here to destroy your law, sa mga Israelita. I come here to fulfill the law. Dahil wala ni isa sa mga Israelita na nakalakad doon sa tinatawag na law and the prophets. Pag sinabing law, there are 5 Pentateuchs na sinulat ni Moses from Genesis, 5 yon. At dumating na yung mga propeta simula kay Samuel. Kaya ang tawag sa Old Testament nung wala pa yung New ay law and the prophets. Pero nung dumating si Kristo at inintroduce ni John the Baptist ang Kristong dumating, sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. Tingnan natin. Magbabasa lang tayo ng mga scripture. Kay Haring Solomon, tingnan natin ang kasulatan galing kay Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Ito'y background lang, introduction dito sa ating topic na rapture. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem, vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit had the man of all his labor, which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. So, ang earth hindi nagbabago. Pero, ang ating henerasyon bilang nasa human kingdom ay nagbabago.
na ipanganak tayo hanggang sa naging teenager at nakapangasawa, nag-aral after yung pag-aral, nakapangasawa, nagkaroon ng anak, at habang pumuputi ng ating mga buhok, nagkakaroon na rin tayo ng apo hanggang sa bumalik tayo doon sa ating pinanggalingan. According to the Word of God, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ay talagang babalik tayo. Galing tayo sa alabok, ay babalik tayo doon sa alabok. Sabi ni Solomon, "The sun also riseth and the sun goeth down and hasteth to his place where he arose." Cycle lang ang lahat ng bagay. The water cycle, nakita natin, nagsa-cycle lang. Pero ang henerasyon, it will pass away. Kaya, nabagabag si Haring Solomon, bagamat he has 1,000 wives, 700 at and he has wives and concubines, totally to 1,000. He has golds and silver. Hari siya, binigyan siya ng wisdom. By his wisdom, nakita niya na lahat ng buhay, lahat ng ating galaw, lahat ng ating matrabaho dito sa lilim ng araw ay mga walang kabuluhan. There is only one, sabi niya dun sa Ecclesiastes 12, verse 13. "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." So that is the wisdom of Solomon. Isa lang ang kanyang conclusion. Matakot tayo sa Diyos at sumunod tayo sa kanyang katwiran. Kaya nga even in Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So lahat ay walang kabuluhan. But praise be the name of the Lord, nung nabayubay sa krus ang Panginoong Hesukristo bilang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan, ay nagkaroon na tayo ng puwang, nagkaroon na tayo ng pag-asa dito sa mundong ito upang mabuhay na kasingga buhay ng Diyos. Ang pinambayad sa atin ay ang kanyang dugo, at ang nananalay tayo doon sa dugong yon ay ang buhay mismo ng Diyos. Ganon tayo kahalaga sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life." That everlasting life is the life of Jesus Christ when He was here on earth, which reflects also the life of the Father. Amen. At tingnan natin, ang target natin is rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which is sleeping Jesus, will God bring with Him." Yung mga nangatulog kay Jesus, ibig sabihin, those who rest, simula sa day of Pentecost, yung mga nangamatay hanggang sa ating panahon, which is we are now in this Laodicean church age, seven church age, ang mensahero ay lumitaw na at namatay na kapatid ko, pero dito magaganap
ang hiwaga ng pag-agaw. Sabi, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon ay ang requirement is perfection. Dahil lahat ng hiwaga ng Diyos ay nailantad according to the messenger in Revelation chapter 10 verse 7. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mysteries of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Ibig sabihin, ang misteryo ng buong Biblia from Genesis to Revelation in among the Gentile nations is already an open book. Naka-open na, naka-nailantag. Ang ginamit ay ang pangpitong mensahero, the seventh angel, in the right hand of God according to Revelation chapter 1 verse 20. At kung babasahin mo sa verse 8 to 11, there is a voice from heaven na sabi niya, kunin mo yung bukas na aklat na hawak ng mighty angel dun sa Revelation chapter 1 verse 1 to 6. At pag kinuha mo, kainin mo yung libro. Amen. So, ibig sabihin, kapag nabuksan ng hiwaga, pag sinabing pagkain, hearing the word of God, sabi natin, Panginoon Jesus, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. If you believe that I am a pastor given by God, and I can feed you spiritual things. Ang iyong napapakinggan ngayon ay salita ng Diyos, at kapag ito'y nahulog sa inyong mga puso, there is a transformation. That Logos, the Word of God, can transform into a pillar of light in your body, and that light will battle the forces of darkness in your body, in your system, even in your evil thoughts. Makikipagbaga ang salita ng Diyos in the form of pillar of fire. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, ito espiritu, it is a logos, kaya niya mag-create ng kanyang sariling anyo. Hanggang sa maporma ka, ibig sabihin, matransform ka into His marvelous light. Kaya every DNA sa katawan mo, kapatid ko, hallelujah, this must be regenerated and it would transform from darkness into His marvelous light. Kaya nga, ang inyong kaaway, ayang nasa na inyong mga laman, hindi nyo kayang gawing labanan yan, kapatid ko. Naipanganak tayong makasalanan, and we are captivated by the evil ones, na lahat ng ating imahinasyon ay pawang mga masasama. Pero salamat sa ating Panginoon, binayaran tayo sa kanyang pagkapako dun sa krus. So there is no other name that we can be saved but in the name of Jesus Christ. Amen. So sabi rito, for this we say unto you by the word of the Lord, pag sinabing word of the Lord, the Logos, and the Logos is none other than the Lord Jesus Christ.
that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, parating siya unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. Tayo mga nangabubuhay, na na-reach natin yung kasagdalan ng salita ng Diyos, paano natin ma-reach? You can read Ephesians chapter 4 verse 11. There are five ministering spirits: apostles, prophets, pastor, evangelist, teacher. Ang kanilang gawin to perfect the saints until we reach the stature of the fullness of Christ. Amen. So, ang requirement ngayon, to makarating tayo doon sa kapuspusan, the very nature divine. We are a divine partakers of the nature of Christ. Amen. Verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven, bababa ang ating Panginoon, with a shout. Meron siyang sigaw, natunghayan na natin yung midnight cry doon sa Matthew chapter 25 verse 6, the parable of the 10 virgins. Pagdating sa verse 6, pagdating sa gabi, and in that evening time there was a shout, merong sigaw. Ang sigaw, prepare and meet the Lord. Ito yung 10 virgins na naghihintay doon sa kanyang asawa, bridegroom or the groom. Pagdating sa gabi ay merong sigaw. Para to prepare. Ibig sabihin, mag-prepare kayo ay darating na ang groom, sabi. Amen. Kaya, kita natin doon sa ating pinag-aralan, the parable of the 10 virgins, nang pumasok kayang nobya ng ating point, the wise virgin. Amen. At yung sigaw, it is the message, the midnight cry, at ang inyong mga napapakinggan ngayon is the message of the hour. Galing ito sa ating Panginoon Jesucristo in the very throne of God. At nung siya'y bumababa, the Lord is descending, having a shout, of course, ang mensahe, Psalms chapter 3 verse 7, surely the Lord God shall do nothing except He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. Walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ang propeta. Siya ang magbibigay, siya ang magbubukas na maiwaga ng Biblia. Gagamit siya ng isang tao, is a agent, pero ang totoong nangungusap ay ang Kristo. Kaya nga ang prayer natin kanina, I will be an instrument to His word. So, nakuha niyo mga kapatid, yes, I am a pastor as commissioned me by the angel of the Lord, pero I am only an instrument. Pero ang totoong pastor, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, temporarily, yung fivefold ministry na aking sinasabi, they are the one to perfect the saints, to edify. Gusto niyong basahin natin mga kapatid? Amen. Ephesians. Sandali lang at kukunin natin. Ephesians chapter 4 verse 11. Itong pagkasabi. Sa verse 10, He, the Lord Jesus Christ, that descended, na napunta sa Hades ng aral,
is the same also that ascended. Siya rin yung kinuha at pumunta sa kalangitan, ascended up far above all heavens, and he might, that he might fill all things. Sa verse 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. 5, tatawagin ito ng ating Panginoon para i-train niya anong kanilang gagawin for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, the fivefold ministry to, for the edifying of the body of Christ. It is the mystical body of Jesus Christ, a supernatural church. Hindi ito denomination, hindi religion. Ito itinatag ng ating Panginoon as He had promised to His apostles in Matthew chapter 16 verse 18, because of the tribulation that have pronounced by Peter. Sabi niya, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against it. So the Lord Jesus Christ promised that He shall build a church by revelation. When we say revelation, mababasa natin sa Hebrews 11 verse 1. Amen. Faith is a revelation. Kaya nagkakaroon tayo ng faith, nagre-reveal muna ang Panginoon para kapag dumating kaaway, na ipahayag na sa atin eh, meron tayong panlaban sa kaaway. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kita nyo mga kapatid, yan ang mangyayari sa ating panahon after pagdating ng perfection. So, merong magaganap, and ang susunod na magaganap ay after the shout, the message for preparation. Shout with the voice of the archangel. Kapag kinain mo yung kanyang salita, kain ka ng kain hanggang dumating yung time na you become the Word of God, perfected by the grace of Jesus Christ, then you will become the voice of this generation, the voice of the archangel. Kung anong salitain mo, gagawin sa langit. Kung anong kalagan mo dito sa ibabaw ng lupa, kakalagan sa langit. Amen. The voice of the archangel. And with the trump of God, merong trumpeta na ating maririnig. Amen. There are three things to happen. First, His message or the shout, the midnight cry is the same. Second, the voice of the archangel. When that message has been eaten by His wise virgin to become like Him, they become the Word made flesh of today. The second coming of Christ, or the second coming of the Anointed One, is in the form of the Bride of Jesus Christ. And with the trump of God, yung trump of God, semicolon ang colon ang nakalagay dito, isinummarize niya. Sinummarize, ano? Dalawang tultog eh. So, shout, voice of the archangel, and the trump of God. Then, ito yung summary. And the dead in Christ shall rise first. So, tayo nga na nangabubuhay, na inabot ng kasagdalan, it will not hinder sa mga nangamatay kay Kristo, sina Pedro, sina Mary, nakasama dun sa Day of Pentecost hanggang ngayon, ay nandun pa rin sa libingan. Ang kanilang mga teopanya ay nandun sa 6th dimension.
pero kailangan yung kanilang katawang na nasa lupa, it must be glorified, so it will not hinder them for the resurrection. Amen. Ibig sabihin, for dead in Christ shall rise first. Sila'y mabubuhay, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. O, ibig sabihin, ang inyong naririnig ngayon is the message, is out. Then, kapag ito'y nakain nyo at nagkaroon ng bunga nito, and you become the Word made flesh, you have the authority, you are now the voice of the Archangel. And then afterwards, yung mga patay kay Kristo, magre-resurrect. At kasama natin, and the last part is the trump. Merong trumpeta dyan sa kalangitan, maririnig ng lahat. And then, instantly magkakaroon ng twinkling of an eye, sabi rito sa babasahin natin. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. In other scripture, 1 Corinthians chapter 15, verse 51, sabi rito, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. Hindi lahat tayo mamamatay. Ibig sabihin, merong remaining alive. Merong remaining alive. But we shall all be changed. Or yung tinatawag na rapture. Changed. Transformed. In a moment, sa verse 52, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in... Okay. So, twinkling of an eye at the last trump, tapos colon na naman. Yung colon, isasummarize niya yung mangyayari. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito yung tinatawag na paggagaw. Babaguhin tayo from mortal to immortality. 53, for this corruptible, itong katawan natin na tinatawag na pest house, full of sin, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Pag sinabing glorified body, malawak ang kaisipan mo ay kasing kaisipan ng Diyos. You are omnipresent, omniscience, omnipotent. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa mga Kristiyano, mga kapatid. The last enemy is death. In 2 Corinthians chapter 15, verse 1, yes, yung mga nangamatay na kay Kristo at hindi inabot doon sa rapture, when this corruptible body be dissolved, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, there is a theophany waiting, a body. So it was a celestial body, a theophany. Kukunin ka na, doon ka mananahan, at doon sa sixth dimension, pwede kang makapag-yakapan doon. There is no more, what you call this, basta ang mararamdaman mo lang doon is joy unspeakable.
ang mga kapatid, kung ikaw ay lalaki, kapatid mong babae, magyakapan kayo. There is no more maliciousness. There is no more desire. In that theophany form, lahat ay masaya, umahawit, at naghihintay ng paggagaw, dahil kapag in the last trump, yung theophany body mo bababa, kukunin yung katawan na nasa lupa, it will glorify, kukunin mo yung katawan mo, and you will have a glorified body, the same body that when Jesus was resurrected, kaparehong katawan, dahil you are a part of that body, Jesus Christ being the head, and we are His body, the supernatural church, an invincible armies of the living God, not seen with our naked eye, but it is spiritually spoken and spiritually seen. Amen. Sabi sa verse 55, O death, where is thy sting? Ngayon, saan naroon, o kamatayan, ang inyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang inyong tibo? So, ang mga taong karnal, mga kapatid, ang lahat ng kanilang kinatatagutan ay ang panahon ng kanilang kamatayan. Hallelujah. But if you are in Christ, sa John chapter 5, verse 24, basahin ko lang, mga kapatid, no? So, magbibigay ng Diyos ng kanyang mapangako. So, John chapter 5, verse, yes. Tingnan natin. Verse 24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, ibig sabihin, kayo na nakikinig ng kanyang salita, hindi ako, kundi ang salita na nakalinya, it is the Logos, ang inyong napapakinggan, he that heareth my word, and believe on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Wala na. Above death. Amen. Kaya hinamon na ni Pablo ang kamatayan. Sabi niya, oh death. 1 Corinthians 15, verse 55. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength is of sin is the law. Sa Tagalog, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya nga, kapag ikaw ay nagkakasala, meron kang takot sa kamatayan, mga kapatid. Ayaw mong harapin ng kamatayan. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. The law and the prophets will point you that you are a sinner. Amen. That is the strength of sin is the law. Sasabihin sa'yo, ikaw ay makasalanan. Pero sa verse 57, But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa kamatayan. Kaya sinabi niya, Fear not, my little flock. Behold, I have overcome the world. Ibig sabihin, pinatay siya na talagang hindi siya umimik, hindi siya wala kang narinig na talagang siya ay nahirapan. Tiniis niya ang kahirapan yon. Hallelujah, for as an example,
na huwag tayong matakot sa kamandag ng kamatayan. Amen. So the victory through our Lord Jesus Christ when He say, "Fear not, my little flock. Behold, I have overcome the world." Ibig sabihin, in Romans chapter 8, verse 11, if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead is in you, now what is the spirit that raised up Jesus? It is the quickening power. The word of God, Hebrews chapter 12, verse 4, or Hebrews chapter 4, verse 12, I should say, there is a quickening power of every word of God because they are spirit and they are life. Amen. Therefore, verse 58, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Magpatuloy lang tayo sa trabaho na iniatang sa atin ng ating Panginoon. As a pastor, kaya nandito tayo, salamat sa pandemic na ito, nagkaroon ng elevation ng pangaral ng salita. Everywhere in the online, you can now hear the word of God has been preached. Kumbaga sa ano, anybody's hearing, pwede kang kumain maski saan, mga kapatid. Mapa sa Katoliko, Baptist, Pentecostal, marami nang aral. Pero if you are the chosen one, sabi natin Panginoon, my sheep hear my voice. Stranger, they don't follow it. Alam nila ang tining ng kanilang pastol. Mga kapatid, isang ating pastol, ang ating Panginoong Jesucristo. He's our Lord and Shepherd of our soul. Amen. Pansamantala, I have been commissioned to be a pastor para magamit ako ng ating Panginoon, not my own will, but it is the will of God. Amen. Para may parating sa inyo ang pangangaral ng magandang balita. Ang bukas na aklat ay walang iba kundi ang misteryo ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. There is only one name that we can be saved. It's in the name of the Lord Jesus Christ. Siyang namatay para sa atin, kapatid ko. He's our great Savior. There is no other name under the heavens that men shall be saved. It is in the name of our Lord Jesus Christ. Accept Him as your personal Savior. Maski magkalayo tayo, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nasa ating kalagitnaan. By His Spirit, He can teach you and guide you into all truth. Amen. Magtiyaga lang kayo, mga kapatid ko, sa pakikinig at pagkikinig, habang ang biyaya ay sadyang nagsasara, then let's enjoy the word because the word is life. I'm not teaching a religion. I'm not hindi ko kayo dadaling sa isang denominasyon o saan mga other organized religion. Nakikita nyo, dinadala ko kayo sa kanyang salita.
dahil ang Diyos ay nasa kanyang salita. John 1:1, in the beginning was the Word. It is the Logos that was in the beginning. He created all things, and that Logos I became flesh to administer as kinsman redeemer, and after that, as he promised, he will build his body, that church, and then that body of believers, they are the ones selected from darkness to the marvelous light of our Lord. At sa ngayon, I could say, mga kapatid, embrace that light na inihalok ng ating Panginoon. And there is salvation. If you have sickness, amen, kagaya ng aking patutuo, si Brother Nap, marahil ay nakikinig ngayon, ay nag-text sa akin, he was a positive COVID patient. And humingi ng prayer. Ang gabi lang natin, if you are sincere, having that kind of faith to be healed, at you ask the elder, na talagang isinuko naman ito ng Diyos, there is transformation, there is healing power in our midst. If you believe, and Brother na Pasko ay nagtatrabaho na ngayon, at nagpapasalamat sa mga prayer dahil not my own power but it is His Word. Habang nakikinig kayo ng kanyang salita, there is power in that Word. And if you believe now, na kapag may karamdaman kayo, pagagalingin kayo, ang salita na inyo na pakinggan ay magiging liwanag. Gagawa ng paraan upang ang force of darkness in your body, which is sin, ay kanyang gabihin. Amen. Purihin natin, Panginoon. The rapture is on the process. Amen. Ang kapuspusan ay ang paggagaw. Amen. Kaya puri ng Diyos, sana'y sa kaunting mensahe ito ay mapagbulay-bulayan bawat is tagapaginig. Sabi sa pinakadulo noon, ay, okay, tingnan natin. First Thessalonian. Anong sabi na sa dulo, verse 18 ng 1 Thessalonians 4, wherefore comfort one another with these words. So this is our comfort, na ang pandemic is only a tool in the hands of God. He permits the enemy to have this kind of pandemic para iangat tayo sa ating mga pananampalataya. Kaya nag-meet tayo rito sa online because of this pandemic. So again, God bless you all. And I could pray. So let's bow our heads. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri ng papasalamat sa mga salitang iyong binigay sa aming kalagitnaan. Naway maging a gift para sa bawat isang tagapaginig, Panginoon. Your words, they are life and they are light. Amen. Unto them. Lord Jesus, kung meron mga nasasakupan ng mga dilim na pwersa sa bawat buhay ng aking mga tagapaginig, Panginoon, iniling ko po yung comfort by the words of prophecy
faith comes by hearing and hearing the word. May you give them faith to be very skilled, Lord, upon the very darts of the enemy. Lord God, I pray, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.